Magandang umaga sa ating lahat, mga ka-warriors. So, ngayong umaga, ang gagawin po natin ay babasahin po natin yung mga viral na mga teachers ngayon. Yung mga hugot sa board. So, mag-umpisa pa tayo. Wala pa pala. Good morning, mga ka-warriors. So we are here at the department office. So mag-isa lang ako rito. Tingnan nyo, wala akong kasama. So ang gagawin po natin ngayon, magbabasa po tayo ng mga viral picture na kung saan maraming mga hugot yung mga teachers. So pinangalanan nga nila itong hashtag hugot sa board, no? So guys, basahin natin yung mga hugot na yan at bakit naging viral itong mga teachers na to na sa kanilang mga hugot. So without further ado, let's get started. Yes, so yan, unahin natin si Ma'am Cariaga, siyempre from PNS, Palawan National School. Dito siya nagtuturo sa aming school. So ang sabi niya, ngayong buwan ng Agosto, ipagdiriwang natin ang wikang Pilipino. A tayo. Kailan kaya natin ipagdiriwang ang buwan ng may ikaw at ako? So yan, ang hugot ni Ma'am Cariaga from Filipino Department. So nga, kailan magiging kayo? Next. Ito naman si Ma'am Tessa. Hindi ko alam kung may bagyo na o may bago na siya. Walang pasok. So yan. Dahil sa mga bagyo, malakas ang ulan, minsan wala tayong pasok. Kaya siguro na hugot ng teacher na ito kasi palaging walang pasok sa kanila. Palaging may bagyo. So next natin, si Sir Alcante. Puro kayo hugot, ubos na choco. Puro kayo hugot, ubos na ang choco. Yan. Sa dami-dami kasi ng mga hugot, ubos na yung choco ni Sir. Kaya sana taasan ang choco allowance namin, mga teacher. President Duterte. Next natin, si Ma'am, Madam. Maulan at madulas ang daan. Kaya mag-ingat tayo, baka ma-fall tayo sa maling tao. Tama nga naman si Ma'am. Mag-ingat-ingat tayo, baka ma-fall tayo sa maling tao, sa maling pag-ibig. So, okay naman yung hugot niya. May katotohanan. Okay, next natin si Ma'am Jin. Hindi lahat ng pandak na sa grade 7. Yung iba, teacher din. So yan, si Ma'am din siguro may pagkapandak. Yes? Ha? Chok? Ito. Kuha ka lang dyan, damihan mo na. Yun ang hugot ni Ma'am Jen. Next tayo, si Teacher Aris, sabi niya, teacher. Thank you po. Sige. Teacher, pero madalas mapagkamalang estudyante sa jeep. Yan. Kasi nga si Sir medyo bata at so pag bata ka at ang suot mo ay kulay puti pa, natural pagkakamalan ka talaga sa jeep ng isang estudyante. Kasi lalo na may pagka baby face si Sir Aris. Next natin ang mga hugot sa board. Ito, si Sir Masculado. So, sabi niya, okay lang kung bagsak ka sa kanya. Ang mahalaga, sa school pasado ka. Yun. Tama ka, Sir. Ang mahalaga, pasado ka sa grade. Pasado ka sa math, lalo na sa subject na math. Bagsak ka nga sa kanya. Bagsak ka nga sa jowa mo. Hindi kanya pinapansin. Huwag kang mag-alala. Pasado pa naman.
sa mga subject mo. Yun dapat ang unahin mo. Yun dapat ang siguraduhin natin. Diba mga estudyante? Diba mga Makapagal at Garcia? Nakikinig kayo? Pakinggan niyo yung hugot ni Sir, oh. Basahin natin uli. Okay lang kung bagsak ka sa kanya. Ang mahalaga sa school, pasado ka. Next hugot tayo mga ka-warriors. Next, si Ma'am. Yan. So, si Ma'am ay parang Bisaya. Kung seryoso mo sa gugma, may mas seryosohan ninyo ang eskwela. So, ang sabi ni Ma'am sa Tagalog, kung seryoso kayo sa inyong pinakamamahal, dapat seryosohin nyo rin ang pag-aaral. So, tama naman si Ma'am. May point ka, Ma'am. Kasi yung iba dyan, puro na lang pag-ibig. Wala namang laman ng utak, no? Kumbaga, B.O.B.O. So sana, kung mayroon kayong mga nililigawan dyan, may mga pag-ibig kayo, mga estudyante pa lang kayo, sana naman, bigyan din ng time yung inyong mga subject. Kasi, babagsak ka na. Hindi lang babagsak, babalik ka pa na grade 7. Kung ikaw ay grade 7. So next tayo, ito, si Sir. Si Sir GP. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, kumanap ka ng teacher at ibigin mo ang tunay. Yes. Parang kanta yung hugot ni Sir. Nakuha niya sa humanap ka ng pangit. Yun guys, so humanap ka raw ng teacher para lumigaya yung buhay mo. Kasi nga ang teacher, di ba? Lahat ginagawa niya ang lahat para pumasa yung bata. No? Gumagawa ng mga lesson plan, gumagawa ng lahat para lang sa inyo. Ano pa kaya kung mayroon kayong jowang teacher? So next natin, ito si Ma'am, di mabasa masyado. Okay. Kahit hindi na ako tumangkad, basta't sweldo ay tumaas. Matinding hugot ni teacher. Tama. So, kahit wag na siyang tumangkad. Basta tumaas yung sweldo namin. Pangulong Duterte, sana as soon as possible, mabigyan na kami ng increase sa salary namin. Sana yung pangako mo noong eleksyon, matupad na, tuparin mo na. Natupad mo na nga sa mga sundalo eh. Sa mga teacher, sana tuparin nyo rin. Kasi yun di ba ang pinangako nyo habang nung election time pa. So umaasa pa rin kami President Duterte. Next natin si Ma'am Jo. Ang sabi niya, grades muna ay pataasin bago mag... Hindi ko mabasa guys. Bago mag... maghabol sa taong hindi ka naman mamahalin. So, ulitin natin. Grades muna ay pataasin bago maghabol sa taong hindi ka naman mamahalin. Yun guys. Ang kanyang hugot ni Ma'am. Ma'am Jo. Yes guys, next na tayo. Hugot ni Ma'am. At ni Sir, ang sabi niya, maging estudyante ka, maging estudyanteng mind, integridad at dignidad, anhin mo ang mataas na grado kung ang ugali mo naman ay hindi makatao. So ulitin natin, maging estudyanteng may dignidad at integridad, anhin mo ang mataas na grado kung ang ugali mo naman ay hindi makatao. Yes, tama nga. So marami na nga yung mga ganyan tao eh. Mga walang dignidad, walang integridad. Mas na lang, no? So anong anahin mo pa yan kung hindi ka naman makatao? Kumbaga yung ugali mo ay makahayop, no? Tao ka, no? Hindi ka hayop. So, maging makatao ka naman sa lahat ng bagay. Next tayo, hugot ni Sir. Ito ang sabi ni Sir, di bale nang walang love life, basta may pagmamahal na estudyante for life. Yes. So, siguro single si teacher.
Sabi niya, di bali nang walang love life, basta may mga magmamahal na estudyante for life. So tama nga naman, no? Marami kang estudyante, marami kang anak. So mahal na mahal kanila. Okay na yun, masaya na tayo doon. Basta may estudyante nagmamahal sa atin. So, next ka warrior, mga hugot. So sir, so sabi niya, write your answer clearly, yung malinaw, hindi katulad ng feelings niya sa iyo na magulo na at malabo pa. Yan. So yan. Kumbaga tayo, kayong mga estudyante, pakaayos naman ang sulat. Yung hindi katulad ng feelings mo sa kanya na malabo at magulo. Next, hugot tayo. Si ma'am. So sabi ni ma'am, yun guys, yun mga kawayos ang hugot ni ma'am. So iwanan man daw kayo at saktan, andyan pa rin ang iyong teacher na mamahalin kayo ng lubusan. Yes, andito naman kami para sa inyo mga estudyante namin. So kung pwede nga lang namin, ayakapin kayong lahat, di ba? Iyakapin namin para ipadama sa inyo yung aming pagmamahal, yung aming concern sa inyo bilang teachers nyo na pangalawang magulang ninyo. So yan ang hugot ni ma'am. Mga anak, iwanan man kayo saktan, andito pa rin kami, andito pa rin daw siya na magmamahal sa inyo na lubusan. Kanta lang si ma'am. Next hugot from Sir Mark. So sabi niya, puro ka commitment, hindi ka naman marunong magpasa ng assignment. Yan. Maraming ganitong mga estudyante na pag binigyan mo ng assignment, wala kinabukasan, walang assignment, hindi man lang makapasa. Kaya minsan, pinagbawal na yung assignment kasi hindi rin ginagawa sa kanila. Kung may assignment nga, kinukopya naman. Yes, ano po yun? Sir, ano yun po? Nasa room niya na. Saan po ba yun? Diyan o. Pangalawa dyan sa building na yan. So yun ang hugot ni teacher. Walang assignment yung estudyante. Next na hugot. Ito, yung mga gamer dyan. Mga addict-addict sa games. Buti pang ML, pinaghusayan mo. Try mo din kaya sa exam mo. So yan, ulitin natin no? Sa mga estudyante, mga addict sa Mobile Legends dyan. Buti pang mobile legend, pinaghusayan mo. Try mo din kaya sa exam ko. Tama. Kasi yung Mobile Legend, pinag-usay nyo. Kumbaga, gabi-gabi na kayo nag-umulog. Mobile Legend. No? Pinagpupuyatan nyo pa. Hindi nagastusan nyo pang magkalod kayo, no? Mga estudyanteng addict dyan. Tapos, yung subject ninyo, kinakalimutan ninyo na may exam kayo na kung saan, pag hindi kayo nakapasa, babagsak kayo. Kaya sabi niya, ma'am, mas mabuti pa ang Mobile Legend. Binibigyan nyo ng oras ang kanyang exam. Wala man lang review-review. Pagpasok ng teacher sa room, naka-Mobile Legend lahat. Next, sagot tayo from... Ito yung pinaka-final hugot natin, mga ka-warriors. So, ito yung pinaka-gusto ko na hugot sa board. So, basahin natin. Galing kay Ma'am Intit. Ma'am Intit. Puro sila hugot para sa mga tanong. Puro sila hugot, pero sa mga tanong ko, wala naman silang may sagot. Ulit, puro sila hugot, pero sa mga tanong ko, wala namang naisagot. Paki-explain, love you. From Ma'am Intit. So yan, nakawagan na ni Ma'am.
Yan, hugot daw ng hugot. Wala namang may sagot sa mga tanong ni ma'am. No? Puro hugot. Ang bilis makausap, makaisip ng hugot. Yung mga estudyante na yan. Hindi rin naman may sagot ng mga tanong ni ma'am. So yun guys, yung mga ka-warriors, yung mga hugot sa board, yung mga teachers. So ito lang yung mga pinili kong mga hugot. So guys, yung mga ka-warriors, sana nag-enjoy kayo sa aking vlog ngayon. Ang ginawa natin ay nagbasa lang tayo ng mga hugot ng mga teachers. So sa mga bago sa aking YouTube, sa mga aking videos, so paki-subscribe na lang ito. Paki-subscribe yan and then paki-pindot. Pakisama na rin yung bell para updated kayo sa aking mga videos na sa darating na mga panahon. So guys, paalam. Sana nag-enjoy kayo sa aking videos. Bye!